Nang makabalik na nga kami sa bahay ay nadatnan namin ni tatay ang aking inang nag-aalala. Kagad na nilapitan ako at hinampas sa braso ng kamay niya ang aking ama't pinandilatan. Ikaw talagang lalaki ka! Anong ginawa mo't bigla tayong sinugod ng impactong yon? Nandidilat pa rin ang mga matang tanong ng aking ina nang tinutukoy niya ang aswang na sumugod sa bahay namin. Kahit na nasa ganoong pag-uugali ang aking ina, ay hindi nito may tatago ang pag-alala sa aming dalawa ni tatay. Napagiti naman ang aking ama't nagwikang, "Hindi ko nga rin alam eh. Hayaan mo't bukas na bukas ay magtutungo muna kami kay tatay para itanong kung sino ang aswang na yon." Base kasi doon sa sinasabi niya, pinas lang daw ni Itay ang kanyang anak kaya gusto niyang gumanti at ako yung pinunteriya. Uwika pa ng aking ama. Ang kaninang kamalditahang ipinakita ng aking ina sa aking ama ay napalitan ng pag-aalala at sinuri ang mga sugat sa braso ng aking ama. Napangiti naman ako dahil kahit kailan talaga ay hindi na itatago ng aking ina ang pag-aalala at kunwari pang nagmamaldit at nagagalit pa siya sa aking ama. Kinabukasan ngay sinama ko ni tatay na magtungo sa bahay ni Lolo Balueg. Pagkarating namin sa bahay ni Lolo Balueg ay nagulat pa ito dahil kasama ko ang aking ama. "Oh, napadalaw ka yata anak?" Masayang tanong ni Lolo Balueg matapos naming magmano. "Siya, hali kayo rito sa loob ng bahay. Tumuloy kayo at ipagtitimpla ko kayo ng kape." Paanyaya ni Lolo Balueg. Sinabihan ko naman siyang ako na ang magtitimpla ng kape. Mag-usap na lamang sila ni Itay dahil sa may importante silang pag-uusapan. Ngumiti naman si Lolo Balueg at nagpasalamat din sa akin. Pumunta na ako sa kusina para ipagtimpla sila ng kape. Nang matapos na akong magtimpla, bumalik na ako sa sala at narinig kong nag-uusap silang dalawa tungkol sa nilalang na nakasagupa namin kagabi. Narinig kong napapatalak na lamang si Lolo Balueg habang nag-uwiwika ito ng, "Walang ya talagang matandang yon. Humanda siya sa akin at ako ang makakaharap niya. Pinagbigyan ko na siya noon. Talagang umuulit pa." "Pero tay, matanda na ho kayo. Baka mamaya ay mapano pa po kayo." Pag-aalalang wika pa ng aking ama. "Ano ka ba, Lando? Kalabaw lang ang tumatanda. Wala ka bang bilib sa katawang lupa ko?" Tatawa-tawang wika pa ni Lolo Balueg. "Ikaw talaga tay, puro kalokohan naman yung sinasabi mo. Mas mabuting ako na po ang haharap sa impactong yon. Tutol naman eh, ako ang pinuntirya niya kagabi." Anya pa ng aking ama. "Papaano mo haharapin ng aswang na yon eh kulang ka nga sa kaalaman pagdating sa larangan ng espiritual at kakayahan. Paniguradong matatalo ka lang ng aswang na yon. Gagawin ka lang pang chimbag." Anya pa ng aking Lolo Balueg sa aking ama. "Grabe naman po kayong magsalita, tay. Hindi naman ho siguro. Isa pa, kagabi habang nakikipagsagupa ako sa aswang na yon, doon ko na naisip na hindi ko pala kayang ipagtanggol ang pamilya ko sa oras ng sakuna kung wala akong kaalaman pagdating sa mga espiritual na kakayahan, lalong-lalo na pagdating sa mga aswang." Mahabang pahayag pa ng aking ama. "Hindi pa naman huli ang lahat, anak. Pwede mo pang matutunan ng ibang bagay ng kakayahan ko. Tuturuan kita. Yun ay kung bukal sa kalooban mo." Seryosong wika ni Lolo Balueg sa aking ama. "Alam mo, anak, mabilis mo lamang mapagana ang mga orasyong kakabisaduhin mo kapag bukal sa kalooban mo ang iyong ginagawa. Hinding-hindi ka mahihirapan." Dagdag pa niyang wika. "Naisip ko nga rin, hutay, baka kasi mamaya kapag nagpakampante ako ay bigla na lamang akong balikan ng aswang na yon. O kaya naman na isa sa mga anak ko ang babalikan niya at gawin pang hindi maganda." "Hayaan mo, tutulungan kita sa kaharapin mong laban. Ako ang nagumpisa nito, kaya dapat ako ang tatapos." Tugon ni Lolo Balueg at tinapik sa balikat ang aking ama.
Maraming salamat, Tay. Kasi kahit na tinanggihan ko ang alok mo noon, handa mo pa rin akong tulungan ngayon. Ikaw talaga bata ka. Sino pa ba ang magtutulungan kundi tayo-tayo lamang? Ama mo ako at handa kitang tulungan sa kahit anong problemang kaharapin mo. Isa pa, nadamay ka lang sa alitan namin ng matandang aswang na yon. Ani pa ni Lolo. Nang araw nga na yon, ay tuluyan ang napagpasyahan ni Tatay na saluhin ang pagiging isang albularyo ni Lolo Balweg. Sa paglipas ng mga araw, ay puspusan na ang ginagawang pagkabisa ni Tatay sa mga orasyon at ritual na itinuturo ni Lolo Balweg sa kanya. Maging ang proseso sa panggagamot ay inaral niya ring mabuti. Dahil sa nagkaroon din ako ng kuryosidad sa mga ginagawa ng aking ama, kaya naman habang tinuturuan siya ni Lolo Balweg, ay panakanaka ko rin kinakabisado sa aking isipan ng mga orasyong medyo natatandaan ko. May mga gabi rin hindi kami makatulog dahil sa mga kung anong hayop ang nagpapabalik-balik sa puno ng manggang malapit sa aming bahay. Nakakakilabot ang huni noon at sa tuwing naririnig ko yon ay hindi ko maiwasang magtaasan ng mga balahibo ko sa batok. Samantalang ang aking ama naman, kapag nasa ganoong sitwasyong kami, ay panay na ang pag-uusal nito ng mga orasyon at ibinabato iyon sa nilalang na nasa labas ng bahay. Humanda ka talaga sa akin, aswang ka. Sa oras na matapos at makakabisa ko ang inaaral kong ritual at orasyon, yari ka talaga sa akin. Minsang nanggagalaiting rinig kong wika ng aking ama doon sa nilalang na yon. Matapos niyang sabihin iyon, ay hindi ko na muling narinig pa ang huni ng nakakapangilabot na ibon. Isang araw, kasalukuyang sinamahan ko ang aking ama sa paglalako ng ulam nang may makasalubong kaming matandang lalaki. Noong nasa hindi kalayuan pa yon, ay nakita kong matalim na pagkakatitig nito sa amin. Na para bang may nagawa kaming kasalanan, hindi nito iniiwas ang tingin. Maging ang pagkurap ng mga mata sa palagay ko'y hindi na nga nito ginawa. Manong, may nagawa ba kaming kasalanan sa inyo? Para kasing napakatalas niyong tumitig sa amin ang anak ko eh. Seryosong tanong ng aking ama sa matanda nang tuluyan ang makalapit sa amin ito. Wala naman iho, ganito lamang talaga akong makatingin, lalo na kung naaalibad pa rin ako sa taong nakakasalubong ko. Tugon ng matanda sa garalgal na boses na sinamaan pa ng nakakalokong paghagik-gik. Nagpintig ang tingat akmang sasagutin ko na sana ang matanda, subalit agarang pinigilan ako ng aking ama sa kamay. Sa totoo lang, habang nagsasalita ang matanda'y nalalanghap ko ang napakabaho niyang amoy. Hindi ko may paliwanag ang umaalingasaw na amoy sa matanda dahil para iyong amoy ng malansang nabubulok na patay o amoy angtod na matagal nang hindi naliligo. Saglit na napatakip ako ng ilong at medyo napataras ng bahagya. Alam niyo ho, hindi ko kayo kilala at sa tingin ko naman ay wala kaming nagawang mali sa inyo. Nandito lamang kami sa lugar na to para maglako ng tinitinda naming ulam. Mabilis na wika ng aking ama at tiimbagang tinitignan niya pa rin ang matanda. Napansin kong mabilis na nag-iwas ng tingin ng matanda at nagpatuloy na sa paglalakad. Subalit bago pa man iyon makalayo'y nag-iwan muna iyon ng napakasamang pagtitig sa aking ama. Buisit na matandang yun. Wala naman tayong ginawang masama. Kung makatingin na kala mo'y kakatay ng tao. Rinig kong wika ng aking ama't nagpatuloy na kami sa paglalakad. Baka may problema lamang ang matandang yun, Tay. Hayaan nyo na po, nakakasira lamang ng araw kung papansin ninyo pa. Wika ko sa aking ama. Sabagay tama ka nga sa sinasabi mo riyan, anak. Tara na nga't maglako na nga tayo ng paninda natin. Anya pa sa akin at tagmadali na nga kaming maglakad at ipagpatuloy na ang paglalako ng ulam. Makaraan ng ilang sandali naging abala na kami sa paglalako ng aking ama kung kaya't nakalimutan na namin ang tungkol sa matandang lalaki. Noong sumapit na nga ang kinahaponan, ay naubos na ang lahat ng aming mga paninda
Kaya't naglakad na kami pauwi. Nang nasa kalagitnaan na kami ng daanan ni nakasalubong ni tatay, ang kaibigan niyang si Mang Oscar. Inaya siya nitong mag-inuman kahit isang bote lamang raw ng alak para naman makapagkwentuhan sila. Matagal-tagal na raw kasi silang hindi nagkita at nakakapagkwentuhan. Mabuti na lamang talaga't nakasalubong kita, paring Lando. Dahil ilang beses na ako nagbabalak pumunta sa bahay niyo, pero hindi man lamang ako nagkakaroon ng pagkakataong makapunta. Masyado na kasi akong abala sa trabaho eh. Anya pa ng kaibigan ni tatay. Pareho lang naman tayo, paring Oscar. Ako nga rin naging abala na rin sa paglalako ng mga nilutong pagkain ng asawa ko eh. Kaya hindi na tayo nagkakaroon ng pagkakataong makapagkwentuhan. Nakangiting wika rin ng aking ama. Abay, tamang tama nga. Tara sa bahay at magiinuman tayo. Huwag kang mag-alala. Sagot ko na ang alak at ang pulutan. Masayang aya pa ng kaibigan ni tatay. Sasabihin ko sanang tanggihan ni tatay ang paanyaya ng kaibigan niya, subalit agarang pumayag na siya, kaya wala na akong nagawa pa kundi ang sumunod na lamang rito. Makaraan nga ang ilang sandali, naglakad na kami patungo sa bahay ng kaibigan ni tatay. Nang naroon na nga kami, sinimulan na nga nila ang pag-iinuman. Samantalang ako naman ay nakaupo sa tabi't matamang nakikinig lamang sa usapan nilang magkaibigan. Sa paglipas nga ng mga oras ay sumapit na ang takip silim at binulungan ko na si tatay na umuwi na kami dahil hinihintay na kami ni nanay sa bahay. Baka mamaya'y mapagalitan pa nga kami. Dahil sa nakainom na ng alak ang aking amay, umandar na ang kakulitan nito at sinabi niyang mamaya na raw kami umuwi. Dahil hindi pa sila tapos mag-inuman ng kanyang kaibigan, sinabi ko sa kanyang ang kaninang usapan nilang isang bote ng alak ay nadagdagan pa. Sige na anak, hayaan mo na. Minsanan lang naman to eh. Pagbigyan mo na ang tatay. Anya pa ng aking ama. Hindi na lamang ako umiimik, pati hayaan na lamang silang magpatuloy sa pag-iinuman. Natapos lamang ang kanilang pag-iinuman, pasado alas 8 na ng gabi. Lango na sa alak ang aking ama at halos maglumpasay na ito sa lupa at hindi na kayang kontrolin ng sariling maglakad. Susuray-suray na ito't napakaingay na dahil panay ang pakanta-kanta nito at talagang nakakabulahaw na talaga. Tay, umayos po kayo sa paglalakad. Mamaya sumadsad pa yung mukha mo sa lupa. Saway ko sa aking ama habang inaalalayan ko siyang maglakad. Ngingiti-ngiti lang naman ang aking ama at sandaling aayos ng paglalakad. Tapos ilang segundo lamang ay ayun na naman. Susuray-suray na naman itong maglakad. Noong nasa parte na kami ng walang kabahayan ay bigla na lamang umayos ng paglalakad si tatay na animoy tinakasan ng pagkalasing. Tay, may problema po ba? Ayos lamang po ba kayo? Tanong ko sa aking ama nang makita ko siyang nagpapalingalinga na para bang may hinahanap ito sa paligid. Dalian mo na maglakad anak, mukhang may kakaiba akong nararamdamang panganib. Uwi ka pa ng aking ama at nagmadali na siyang maglakad. Agara naman akong sumunod sa paglalakad ng aking ama, subalit makaraan lamang ang ilang minuto ay nakarinig na kami ng mahihinang huni. Kaagad na nagtaas ng poder ang aking ama at maging ako man ay inusalan niya ng orasyong pampoder sa aking katawan. Sinabi niya rin sa aking sumunod lamang raw ako sa kanya at huwag nang humiwalay pa. Halika, lumapit ka sa akin at hawakan mo itong buntot ng pagi. Huwi ka pa ng aking ama, sabay abot ng buntot paging kinuha niya sa nakasugpit na bag sa kanyang balikat. Maya-maya pa'y ganoon na lamang ang takot na nararamdaman ko nang walang ano-ano'y bigla na lamang may humarang na napakalaking baboy sa harapan ng daraanan namin. Nyemas kang animal ka! Umalis ka riyan sa daraanan namin dahil wala naman kaming ginawang masama sa'yo kung ayaw mong masaktan. Mariing utos pa ng aking ama sa nilalang na nakaharang sa daraanan namin. Nagbabaga ang mga mata ng baboy na yon at
kakaiba ang mga balahibo. Kung hindi mo nga titignan Sir Joseph ay aakalain mong aso lamang iyon na may nagbabagang mga mata. Ano? Aalis ka o aambalusin kita ng buntot paging dala namin? Pasindak na wika ng aking ama. Napansin kong hindi kumikilos ang nilalang at nananatiling nakatitig lamang iyon sa gawin namin habang naglalabas iyon ng tunog ng paghagok. Nakaramdam na ako ng alinsangan sa paligid at grabe na ang lakas ng kabog ng aking dibdib dahil sa takot na aking nararamdaman. Narinig kong nagwika ang aking amang huwag kong ipakitang natatakot ako sa nilalang na nasa harapan namin. Dahil sa oras na maramdaman ng nilalang na natatakot ako rito, ay mas lalo lamang ako nitong sisindakin. Maya-maya pa'y nakita kong mabilis na tumakbo papalapit sa kinaroroonan namin ang nilalang kaya't napatutop ako sa bibig Sir Joseph dahil sa takot. Ngunit bago pa man iyon tuluyang makalapit sa amin, ay nakita kong mabilis na hinugot ni tatay ang itak na nakasukbit sa kanyang bayuwang at inusala niyon. Pagkatapos ay walang habas na hinataw iyon ng taga, mabilis namang nakaiwas ang nilalang at isang kurap lamang ng mga mata ko, ay bigla na lamang nawala ang napakalaking baboy. Sa halip, ay isang dambuhalang asong may pangil sa magkabilang gilid ang nakikita kong pilit na nakikipagsagupaan sa aking ama. Rinig na rinig ko ang pag-uusal ng mga kataga ni tatay at pagkatapos ay panayang paghataw niya ng itak. Hindi nga kalaunan ay nakita kong nasugatan ni tatay ang dambuhalang nilalang na yon. Umangil iyon sabay mabilis na umiwas palayo tapos hinanggikikil na inangilan ng aking ama. Leche kang animal ka! Akala mo siguro yung matatalo mo ako porkit nakainom ako? Hoy, kahit lasing ako, alam kong ikaw ang matandang lalaking kaninang nakasalubong namin. Alam kong naramdaman mong may kaalaman ako pagdating sa espiritual. Kaya sinubukan mo kung animal ka. Ano ka ngayon? Mukhang hindi ka naaabutan ng pagsikat ng araw. Dahil sa kayabangan mong asuwang ka. Nangungot siyang wika pa ng aking ama. Mabilis naman at paika-ika nang tumakbo palayo ang asuwang. Nang makalayo at mawala na sa paningin namin ng nilalang, ay saka pa lamang kami nagpatuloy na maglakad pa uwi. Tulala pa rin akong sumusunod na maglakad sa aking ama. Nang makauwi na nga kami sa bahay, ay nakainom na ako ng tubig at saka pa lamang bumalik sa ulirat ang aking sarili. Ayos ka na ba anak? Pag-aalalang tanong sa akin ng aking ina. Matapos kong mahimasmasan, sunod-sunod naman akong tumango at huminga ng malalim. Ikaw kasi Lando, sa susunod, huwag na huwag ka nang magpapagabi sa daan. Alam mo namang delikado na tayo dahil dyan sa pinasok mong sitwasyon. Pati itong anak mo nadadami pa. Galit na wika ng aking ina sa aking ama. Humingi naman ng pasensya ang aking ama dahil hindi raw niya inaakalang mararanasan namin yung ganon. Hindi niya rin naman inasahang gagabihin kami ng uwi. Napasarap lamang talaga ang pag-iinuman nilang magkaibigan. Hindi ka talaga nag-iisip. Sa susunod kung magpapagabi ka man lang, huwag mo nang isamit tong anak mong si Brian para hindi mapahamak. Galit pa rin wika ng aking ina. Hindi naman umiimik ang aking ama at pumasok na lamang sa loob ng silid nila. Matapos nga ang pangyayaring yon, ay bumalik uli kami sa bahay ni Lolo Balweg para ibalita ni tatay ang nangyari sa amin. Sinabi naman ni Lolo Balweg na ganoon raw talaga kapag naramdaman o naaamoy ng mga aswang o maging ang mga mambabarang na may tangan ka ay susubukan at susubukan ka ng mga ito. Kaya nararapat lamang na magdoble ingat kapag nasa labas ng bahay o kung saan man magpupunta. Hanggang dito po muna ulit at tatapusin ang kwento. Hayaan niyo at isusunod ko po kagad yung karugtong ng kwento. Maraming maraming salamat po.